Yun po, sagutin lang natin yung tanong ni Miss Lady, no? Sir, ano ang gagawin kung sa cyber libel wala kang pambayad na danyos? Ano po ba ang pwedeng gawin? So, danyos. Ang siguro, assumption ko dito ay hindi pa siya nahatulan ng cyber libel. O kaya nakapile pa lang, pwedeng hinihingian siya ng danyos. So, ibig sabihin, in short, wala pang final sentence. So, yun. Unang-una, alamin nyo muna talaga kung valid yung complaint niya sa cyber libel. May witness, matibay ebidensya. Yung pagkakuha ng ebidensya ay mayroong URL. Importante yan sa cyber complaint. Yung URL ng picture or ng video ay dapat kasama sa ebidensya. Kapag walang URL, medyo mahina yung cyber libel. Okay? So ngayon, diretsuhan tayo guys. Wala nang paligoy-ligoy, Miss Lady. Kung wala kang pambayad at humihingi ng danyos yung akusado o kahit sino man sa atin, no, kung nagkaroon ng complain, humihingi ng ariglo, ng danyos, wala tayong pambayad, kung kahit sa anumang kaso, ang ending niyan, magkakaroon ng final sentence. Tuloy ang kaso at magkakaroon ng final sentence. So, I think naman dito sa cyber libel, no, magaan lang yung parusa dito. Papasok to sa below 6 years. Sana, below 6 years. So, pasok to sa probation. So, huwag ka mag-alala, Miss Lady, or kung sino mang yung kinoconcern mo na involved dito sa cyber libel, ay maaaring hindi pa rin makulong kung talagang mapatunayan na nagkasala siya ng cyber libel. Kasi magaan lang na kaso to, no? Sana ang parusa nito ay hindi lalagpas sa 6 years. O, di ba? Kapag ang parusa ay hindi salat sa 6 years at talagang salat na salat ka, wala kang pang-ariglo, mag-antay ka na lang ng final sentence at mag-apply agad-agad ng probation para hindi makulong at para makalabas. Okay? O, yun po yung masasabi ko dito kung walang-wala ka talaga. So, grabe naman kung humihingi ka lang ng more or less 10,000 kung wala kang pambayad. So, sayang naman ng chance mo ma-ariglo. Pero may mga time talaga guys na talagang walang-wala, no? So, halagang 10,000 ay hindi makapag-provide. So, mag-aantay na lang talaga ng final sentence at ng probation. So, kapag dumating yung final sentence na hindi lumagpas sa 6 years, apply within. O, ASAP yan. Kinabukasan ng agad-agad, mag-apply ka ng provision para hindi makulong ang akusado. So, yan po ang masasabi ko dito sa walang pang bayad sa damage. So, thank you. Mas maganda kung agad-agad maano nyo, maariglo para mawala yung kaso at madismiss. So, kung talagang dumating sa worst to worst scenario na wala talagang pang ariglo, ito, antayin yung provision para hindi makulong yung akusado. Yan po. Maraming salamat, Miss Lady, sa iyong katanungan, no? Thank you for watching guys, and ito nga pala ang inyong lingkod, pulisya ko, at muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis at yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.